So hello mga ka-peeps, magandang araw po sa ating lahat. Welcome back to Nens TV. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa channel ko, maraming salamat sa pagbisita. At kung gusto mo ng tips tungkol sa pag-aalaga ng mga pugo, tapusin mo itong video to at huwag kang mag-skip at sana ay marami kang matutunan dito. Kaya stay put ka lang dyan. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako sa mga nag-subscribe dito sa channel ko at sumusuporta sa mga videos ko. Sana po ay maging successful kayo sa pag-aalaga at pagninegosyo ng mga pugo. At sa mga nanonood din ng mga videos ko tungkol sa pag-aalaga ko ng mga native chickens, sana po ay na-inspire po kayo at sana po ay suportahan nyo ako hanggang sa mga iba ko pang mga videos na i-upload mga ka-peeps. At sa ngayon sa videong to, sasagutin po natin yung mga kadalasang tinatanong ng marami o sa mga gustong pumasok sa pagninegosyo ng mga pugo. At sana ay makatulong itong video to at huwag kang mag-skip at simulan na natin ito. Let's go! So mga ka-peeps, simulan na natin ito. Disclaimer lang po, hindi po ako eksperto sa pag-aalaga ng mga pugo. Itong mga sinasabi ko ay based lang po sa aking karanasan sa pag-aalaga ng mga pugo at galing din sa mga eksperyensado na sa pag-aalaga ng mga pugo. So itong video to ay ginawa ko lang para po makatulong sa mga gustong mag-aalaga ng mga pugo. So sana ay marami kayong matutunan dito. So simulan na natin mga ka-peeps. Ang unang kadalasang tinatanong sa mga gustong pumasok sa pag-aalaga ng pugo ay madali lang po ba alagaan ang mga pugo? Para sa akin, based on my experience, sobrang dali lang sa pag-aalaga ng mga pugo. Lalong-lalo na po kapag ikaw ay nagsisimula pa lang, lalong-lalo na po kapag ikaw ay nagsisimula sa 25 days old na. So always kong advice sa gustong pumasok or nagpaplano pa lang pumasok sa pag-aalaga ng pugo kapag first timer mo pa lang or wala pang gaanong experience, advice ko talaga na magsimula kayo sa 25 days old na. Kasi hindi na po sila risky alagaan compare sa day old na mga pugo. So doon ka pwedeng mag-start ng day old. Kapag meron ka ng experience, paano ba sila alagaan para hindi po tayo agad-agad nag-failure. So, yan po ang advice ko sa inyo. So, pangalawa, paano ba malalaman natin kung ito ay babae o lalaki? Katulad nito, yung lalaki po ay plain po yung dibdib at medyo mapula-pula din yung sa dibdib. So, yung female na pugo is katulad nito. So, maraming pintik-pintik or itim-itim sa dibdib. So, mas madali natin iyang malaman kapag nasa 25 days old na po sila. Medyo mahirapan tayo sa pag-trace nila kapag maliit pa lamang sila. So kapag first time mo palang bumili ng mga pugo, mas maganda kapag 25 days old na kasi makikita na natin yung sino yung lalaki at babae. So number 3, ilang beses ba nangitlog ang mga pugo araw-araw? Para sa akin, nasa 1 to 2 per day. Kadalasan po, nangitlog sila isa lang kada araw. So, minsan lang yung dalawa sa isang araw. Pang-apat na katanungan, magkano ba ang bintahan ng 25 days old and 11 days old na mga pugo? Based po sa aking nalalaman, ang bintahan po sa day old na mga pugo ay 11 pesos po per head. So, yan po ang presyo nila kapag day old pa lamang. So, sa 25 days old na mga pugo, nasa 35 to 40 po ang isa ng pagbinta nila. I don't know lang sa ibang mga province. Yan lang po ang aking nalalaman. So, mas maganda kung makabili kayo ng mas mura para makatipid tayo sa investment natin sa pagbili ng mga pugo. Panglima, magkano nga ba ang bintahan ng mga itlog ng pugo ngayon? Dito sa Bohol, nasa 150 to 160 its po ng mga itlog. So, nakadepende din yan kapag na marami na pong nagtitinda dyan sa inyo. Meron akong nakita sa Luzon na may nagpo-post po na nasa 1.30 yata yung isa nila sa itlog.
So nakadepende din yan kasi diyan po naglalaro yung market nila kapag meron kang kompetensya o wala. So dito sa amin nasa 1.50 to 1.60 kada isa ng mga itlog. Apang-anim na katanungan mga kapips, ano ba ang feeds at vitamins na binibigay ko sa aking mga pogo? Para sa akin, ang ibinibigay ko pong feeds sa kanila is yung una is yung Chick Booster at yung Laying Mass. So, ang brand pong ginamit ko ay yung Pilmico. Based of my experience, napakaganda talaga ng resulta ng Pilmico feeds. Kaya, recommend ko po talaga yan na yan po ang gamitin ninyo. Kasi, malaki po yung itlog nila. Then, makapal yung shell nila. Then, mataas talaga ang kanilang egg production. At, sa vitamins naman, ang binibigay ko sa kanila is yung una is yung Multilite. Yan po ang ibinibigay ko sa kanila pagdating pa lamang nila galing sa pagbili ko. Then, Doxilac kapag palaging umuulan or merong silang sipon. Then, nagbibigay din ako ng acid pack. So, yun pong acid pack is malaki din pong tulong yan kasi probiotic po yun at antibiotic. So, yan po ang nagdagdag sa kanila para malakas po ang kanilang immune system at makapagbigay po ng magandang egg quality. So, pang-pito, ilang beses po pinapakain yung mga pugo araw-araw? Ano nga ba ang tamang oras sa pagpapakain sa kanila? Based of my experience, ang in-apply ko po sa kanila is tatlong beses ko po sila pinapakain araw-araw. So, sa umaga, nagbibigay ako sa kanila sa 6 a.m., then 12 noon, then last is 6 p.m. So, importante talaga na may oras po ang pagbigay natin sa kanila. Kasi hindi po pwedeng palagi tayong pumapasok sa kanilang kulungan dahil isa yan sa nakapagbigay ng stress sa kanila. So, kapag na-stress yung mga pugo natin, so bababa talaga ang kanilang egg production. Lalong-lalo na po kapag oras na sa kanilang pangingitlog. So, yan po ang dapat ninyong tandaan. So, dapat na enough talaga yung pagbigay natin ng pagkain sa kanila. Hindi sila nauubusan. Kasi, based of my experience talaga nung una, lalong-lalo na po kapag first-timer mo pa, excited ka kapag nagsimula na silang mangitlog. So, halos oras-oras mong binibisita sila para tingnan kung meron na bang itlog o nadagdagan na ba yung itlog. So, yan po ang experience ko na maling ginawa ko. So, nag-aral ko, nag-search din ako sa social media, nagtanong-tanong ako sa mga existing na nag-alaga sa kanila, kumuha ako ng tips sa kanila. So, doon ko po nalaman. So, maraming salamat din sa kanila sa guide and tips na binigay nila sa akin. Pangwalo, kailangan ba talagang naiilawan sila sa gabi? Isa din po ito sa napaka-importanteng huwag ninyong kalimutan. Dapat na naiilawan talaga sila sa gabi. Kinakailangan na nakikita nila yung tubig at yung pagkain nila. Kasi based of my experience, nung nag-burnout po dito sa amin, nakita ko po talaga na napakaas ng pagbaba ng kanilang egg production kapag wala silang ilaw sa gabi. Kasi minuminuto po talagang kumakain yung mga pugo natin at umiinom sa kanilang tubig. Yan po kasi ang nagbibuild ng kanilang magandang egg production. So kapag walang ilaw sa gabi, so hindi nila nakikita yung feeds at yung tubig. Kaya mababa talaga ang kanilang egg production. Pang-siyam, sa pag-aalaga ng mga pugo, ilan po ba ang kailangan nating lalaki at yung babae? Dito, kapag ikaw ay nagpaplanong magnegosyo ng mga itlog ng pugo, ito ang bantayan ninyo kapag bumili ka ng mga pugo. Kinakailangan na babae po lahat ang mabili natin. Bakit? Hindi na tayo nangangailangan ng mga lalaki. Kasi ang nagpapaitlog talaga ng marami sa ating mga pugo ay ang laying mass talaga. So kapag marami kayong nabili na mga pugo na lalaki, so expect talaga na maliit lang yung egg production natin yan. Kasi palagi lang silang kumakain at hindi numitlog yung mga lalaki. So yan po ang dapat nating bantayan para hindi kayo malugi sa pagbili ng mga pugo. Pang-sampo, sa pag-breed po ng mga pugo, ilan po ang ratio ng lalaki at babae na kailangan natin? Based po sa research ko,
kinakailangan na nasa 1 to 3 po. So, isang lalaki at tatlong babae. So, yan po ang ratio nila kapag tayo ay nagpaplanong mag-breed ng mga pugo. Pang-11, pwede ba nating papisain yung mga itlog ng pugo na nabibili natin sa market? Para sa akin, pwedeng-pwede yan kapag fertile po yung itlog ng mga pugo. So, ibig sabihin, yung itlog na galing sa babae at sa lalaki na pugo. Kapag nakabili ka ng itlog ng mga pugo galing sa market, kadalasan po yan is yung feeds lang po ang nagpapaitlog niyan. So, kadalasan po ay hindi po talaga yan pwedeng papisain. So, kailangan na fertile talaga yung itlog na mabili natin para pwede natin siyang i-incubate para po papisain natin. So, sa pang-12 naman tayo mga kapips, ilang pugo po ang kinakailangan para po makapagsimula tayo sa pag-alaga ng mga pugo? Para sa akin, nakadepende din yan sa inyong budget. Pwedeng-pwede naman kung ilan yung gusto nyo, pero advice ko talaga sa inyo kapag first timer lang at wala pa gaanong experience sa pag-alaga ng mga pugo, always ko pong advice na magsimula kayo sa maliit pa lamang. So, nasa example, nasa 100 to 150 heads muna. Pag-aralan mo ito muna kung paano ba sila alagaan. At kapag nakuha mo na yung pasikot-sikot sa pag-alaga sa kanila, so doon ka na pwedeng dahan-dahan mag-expand ang iyong puguan. Advice ko lang is magsimula muna kayo sa maliit lamang para kapag hindi po tayo mag-successful, hindi po malaki ang ating pagkalugi. So yan po ang advice ko sa inyo. So sa pang-13 mga kapips, ilang days po nang nagsisimulang mangitlog ang mga pugo? Based of my experience, from 25 days old to 35 days old, nagsisimula po mangitlog ang mga pugo is nasa 35 to 45, pero kadalasan talaga is nasa 45 days old na sila nagsisimulang mangitlog. Pang-14, pwede ba tayong magsimula nito kahit maliit lang yung lugar at marami akong kapitbahay? Pwedeng-pwede yan kapag marami kayong kapitbahay at kahit lang maliit yung space ninyo. So, kapag hindi po mataas yung space ninyo, pwede kayong gumawa ng kulungan na katulad nito. So, pwede kayong gumawa ng ilang layers. Kapag maliit lang yung lugar ninyo, hindi naman kailangan na malaki po yung space ng kulungan nila. So, pwede din yan kahit marami kayong kapitbahay. Hindi naman sila maingay at hindi naman po din sila mabaho yung dumi nila. So, ang advice ko lang is, palagi mong itong linisan araw-araw para po maiwasan natin yung mabasa yung dumi nila or yung ipot. Kasi yan po ang cause kung bakit nababaho yung mga dumi nila kapag nababasa na po, kapag hindi natin ito nililinisan araw-araw. Sa pang-15, pwede bang mag-alaga nito kahit maingay sa aming lugar? Pwedeng-pwede po, based on my experience, ang ginawa ko lang is, bago po dumating yung mga pugo namin na binili is, dapat na maglagay ka ng radyo sa kanila, malapit sa kanilang kulungan. Para po, maliit pa lamang sila or hindi pa sila nangingitlog ay nasasanay na sila sa maingay. Sanayin nyo sila sa maingay para kapag nangingitlog na sila, hindi na po sila nagugulat or na laging nasistress dahil nababaguhan sila sa mga tunog ng mga motorsiklo or mga aso. So, yan po. So, sa pang-16 na mga kapips, ano nga ba ang tamang sukat sa paggawa ng kulungan ng mga pugo? Panoorin mo lang yung mga videos ko. Panoorin mo yung videos ko dyan. So, meron akong guide and tips sa paggawa ng kulungan nila. So, makikita mo yun. Merong sukat, haba at laki ng kulungan nila. So, sana po ay makatulong yan sa inyo. So, sa pang-17 naman mga kapips, magkano nga ba ang puhunan sa pag-aalaga ng mga pugo? Meron din akong video niyan. Panoorin mo lang yan. Detailed kasi yan. So, sana ay ma-inspire po kayong magsimula sa pag-aalaga ng mga pugo. So, sana po ay marami kayong matutunan yan. Panoorin nyo na lang yung mga previous kong mga videos dyan. Pang-18, ano po ba ang magandang paraan para po makapagbigay po sila ng maganda at mataas na egg production? Based of my experience, ang ginawa ko po is kailangan na meron po tamang oras sa pagbigay ng pagkain at tubig sa kanila. So,
ibig kong sabihin, iwasan po natin yung palagi pong bumibisita sa kanilang kulungan or palagi natin silang tinitingnan. Kasi yan po ang isang rason kung bakit na-stress po yung mga pugo natin. Lalong-lalo na po kapag nagsisimula na silang mangitlog. So, kinakailangan na may oras po talaga ang pagbigay sa kanila. So, yan lang po ang aking advice ko po sa inyo. Kailangan na maiwasan natin na ma-stress po sila para makapagbigay po sila ng maganda at mataas na egg production talaga. Panglabing-siyam, nilalangaw po ba ang mga dumi ng mga pugo? Para sa akin, meron talagang panahon na maraming langaw, lalong-lalo na kapo, lalong tingmangga po. So, marami talagang langaw yan. Pero, lalasan talaga, hindi po nilalangaw yung mga dumi ng ating mga pugo. So, kaya advice ko always is, linisan natin ito araw-araw, sa umaga pa lang, pag after natin nagbigay ng pagkain sa kanila, linisan natin sila, yung kapaligiran natin, kunin natin yung mga dumi nila, para po fresh po yung hangin na nalalanghap ng ating mga pugo at para mas stay healthy po sila at hindi po mabaho ang kanilang kapaligiran. Pangdalawang po, maganda po ba ang kitaan sa pag-negosyo ng mga pugo? Based of my experience, napakaganda talaga ng kitaan sa pag-aalaga at pag-negosyo ng mga pugo. Lalong-lalo na po kapag wala pa pong nagbibinta at nag-negosyo dyan sa inyong lugar. So, wala kang kompetensya. So, pwede kang makapag-price ng 1.60 to 1.80 po yung range natin dyan. So, itry ninyo. Maganda talaga ang pagninegosyo ng mga pugo. So, pwede ninyong paghitaan yung itlog. At kapag mag-gal na kayo, pwede din ninyong ibenta yung karne nila. So, marami ding naghahanap dyan. So, hindi ka talaga malulugi sa pagninegosyo niyan. So, try ninyo. Pangdalawampu't isa, magkano po ang kita sa pagninegosyo ng mga pugo? Meron akong videos dyan sa previous ko. Sana po ay tingnan nyo yan. So, sana po ay marami kayong matutunan dyan at ma-inspire po kayo. So, tingnan nyo lang yon para mas maintindihan nyo yung mga explanation ko dyan. Sana ay makatulong din yan sa inyo. Pangdalawampu't dalawa, ilang taon po ang lifespan na nangingitlog ang mga pugo? Based of my experience at research, nasa 1 year to 8 months po. Pero nakadepende din yan sa kanilang egg production. So, pwedeng-pwedeng umabot tayo ng 2 to 3 years kapag hindi pa tayo lugi sa feeds na pinapakain sa kanila. Pangdalawampu't tatlo, ilang grams po ng feeds ang nauubos ng mga pugo araw-araw? Para sa akin, hindi naman ako nag-calculate niyan. Ang akin lang is, kailangan na hindi sila nauubusan ng pagkain talaga at tubig. Kasi nakikita ko po sa kanila na dyan po talaga nagbe-base ang kanilang egg production. So, kapag nag-limit ka, so, expect mo talaga na may limit din yung pagbigay ng itlog sa kanila. So, importante na marami yung mabigay natin na feeds at hindi sila naubusan kasi hindi naman sila kakain ng feeds kapag nabubusog na din sila. So, yan po lang ang aking masasabi. Pangdalawampu't apat, hindi po ba madaling nababaho ang mga itlog ng mga pugo? Based of my experience, hindi naman po madaling nababaho yung mga itlog ng pugo. It takes 1 to 3 weeks po. So, ang importante lang talaga is nahahanginan sila. So, katulad nito ang ginawa ko, nilalagay ko sila sa green screen. So, kinakailangan na secure din sila. Hindi sila napapasok ng aso o mga daga ahas. So, importante lang nahanginan talaga sila. Huwag nating balutin ng papel kasi yan po ang cause kung bakit namumolds po yung itlog ng mga pugo at nababaho ito. So, yan lang po ang aking advice sa pag-alaga ng mga itlog ng mga pugo. Pangdalawampu't lima, mabaho po ba ang dumi ng mga pugo? Hindi po talaga mabaho ang dumi ng mga pugo. Kaya ang always ko advice is linisan talaga sila araw-araw para maiwasan natin yung nababasa yung ipot nila. Kasi dyan po nagsisimulang bumabaho yung dumi ng ating mga pugo. Pangdalawampu't anim, madali lang po bang i-market ang mga itlog ng mga pugo? Based of my experience, napaka-demand talaga ng itlog ng mga pugo. Kaya hindi ka dapat mag-worry kung mahirap ba ibenta yung itlog ng mga pugo. Kasi
marami po talagang naghahanap ng itlog ng mga pugo, lalong-lalo na po yung mga negosyante. So, yun po ang hinahanap nila para ibenta sa market, sa plaza o sa paralan. So, huwag kayong mag-worry. So, napakadali pong ibenta yung mga itlog ng mga pugo. So, ang kailangan mo lang is ipaalam mo sa kanila, i-market mo sa iyong katrabaho o kapitbahay para po malaman at kumalat na meron ka pong binibintang mga itlog ng mga pugo. So, yan lang po ang kailangan mong gawin. Ikalat sa social media at sa iyong lugar para makilala ka na meron kang alagang mga pugo at nagbibinta ka ng mga itlog nila para dyan na po sila kumukuha sa iyo araw-araw or per week po. So, pang 27, pwede po ba nating pakinabangan pa yung mga pugo natin after po maliit na po yung kanilang egg production? Ano po ang pwede natin gawin sa karne nila? Para sa akin, marami ding naghahanap ng karne ng mga pugo sa mga hotel, restaurant o sa mga okasyon po, marami pong kumakain ng karne niyan. So, based on my experience, napakasarap po ng karne ng mga pugo. So, makikita nyo sa previous video ko dyan, nagkatay kami ng mga pugo kasi nag-call din ako kasi mahina na yung egg production nila. So, nag-call kami at nag-boodle fight kami. So, napakasarap talaga niyang 20 to 25 pesos po yung binta ko din sa mga pugo kong kal. So, hindi ka din mawawari sa kanila kasi maraming naghahanap ng karne ng mga pugo. Pang 28, bakit ba naglalagay ako ng radyo malapit sa kulungan ng aking mga pugo? Sinabi ko kanina, para po masanay sila sa maingay. Para po hindi po sila madaling ma-stress kapag nagsisimula na po silang mangitlog. Ang importante talaga sa mga pugo natin is hindi sila ma-stress. Kaya po, sinasanay ko sila sa maiingay. Para po, kapag nangingitlog na sila, hindi na po sila madaling nabubulabog kapag maraming sasakyan, tahol ng aso o kahit anong ingay. Kasi nasasanay na sila or maraming bumibisita, tumitingin sa mga pugo mo. So, hindi na sila masyadong nagugulat. So, yan po ang purpose ng radyo na nakalagay sa kanilang kulungan. So, pang 29, mga kapips, saan daw ako nakabili ng aking mga pugo noon? Ito po ang kadalasan na tinatanong ng marami sa akin. So, nakabili ako ng mga pugo ko is from Luzon po. So, makikita din ninyo sa YouTube, search din ninyo yung Dr. Quell. So, diyan po ako nag-order sa kanila, legit po talaga sila. So, makikita din ninyo yung Facebook account nila na legit po talaga sila. At matagal na po silang nag-aalaga at ninegosyo nito, Luzon, Visayas at Mindanao po yung operation nila. So, try din ninyong mag-order sa kanila. So, dito na lang tayo magtatapos, mga kapips. Sana po ay marami kayong natutunan sa videos kong ginawa para sa inyo. At salamat po sa mga nagsuporta din sa akin. At kapag nagustuhan mo itong video to, pwede bang paki-like naman at paki-subscribe na din yung YouTube channel ko. Huwag kalimutang hit yung notification bell dyan sa ibaba para ma-notify kita kapag meron akong bagong videos na i-upload. So, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod ng mga videos, mga kapips. Salamat!